Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid at sa lahat po ng mga kapwa Kristiyano. Sumaatin ho ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Ayan. 2023, alas 8 po ng gabi. Ayan, tayo pong muli ay nabigyan ng pahintulot ng ating pong mahal na Panginoon Diyos para tayo po ay makapagbigay po ng mga balita, ng mga magagandang balita po na nakasulat po sa Biblia. Ayan, at sa gabing ito ay muli tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Diyos na tayo po ay malakas pa at nabigyan ng pagkakataon na makapagbalita. Ayan. At ang programa pong mga tinig sa ilang, ito po ay tuwing Miyerkules po ng alas 8 ng gabi. At Biyernes din po ng alas 8 ng gabi. Ito po ay mahigit na po, mag-aapat na taon na po ito. Mahigit tatlong taon na po ito na nagpe-Facebook Live noong kasama pa po natin si Brother Bert Miranda. Ayan, siya po ang nagpasimula nitong programang Mga Tinig sa Ilang. Ang programang Mga Tinig sa Ilang, biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pa pong timeline or good arrangement. At siyempre, sinasamahan ho natin ng mathematics, arithmetic. Dahil sa Biblia ho, ay mayroon pong mga numero. Ayan, kaya kumpleto po yan. Hindi na ho natin yan kinakailangan pa ang tinatawag na hermeneutics. Naloko na. At itong tinatawag na exegesis o eisegesis. Ayan. Tayo po ay gumagamit po ng Biblia at history, timeline, good arrangement, at syempre ang arithmetic po, yung mathematics. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At ipagpaumanhin po ng ating mga kapwa Kristiyano, kapag tayo po ay hindi nakapag-broadcast ng Biyernes dahil natatapat minsan na masama po ang aking pakiramdam, at siyempre hindi ko pinipilit kapag hindi po niloob ng ating mahal na Panginoon Diyos. Kaya ito, sa gabing ito tayo ho ay mag-aaral muli at magbabalita ng mga magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Ayan. Okay. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito at ating ibabalita ho ay yung tungkol ho doon sa naganap na digmaan sa pagitan ho ng mga Israelita, particular po ang mga Hudyo dyan ho sa Israel, at ito pong mga Palestine, at nagkaroon ng paksyon na Hamas. Ayan, meron ho silang militanteng grupo na nag-armas, ang mga Hamas. Okay. Yan ho ay ating pag-aaralan kung saan ba talaga nag-ugat ang lahat ng iyan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Habang tayo ho ay nag-aantay, mag-message lamang po ang mga nandyan para kayo po ay ma-acknowledge po, ma-shoutout kayo sa programa. Yan, si Sis Marie ng Japan. Kapwa ho natin yan, Kristiyana. At syempre ho, sa lahat ho ng kanyang mga mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Sabi po niya, magandang gabi po Brother Vincent, at sa lahat ng mga kapwa Kristiyano at Kristiyana, God bless us all. Ayan. Si Sis Marie po ang kauna-unahang nag-message. Uulitin ko lang po, dahil napapanahon at marami po ang mga nagbibigay ng komento tungkol po doon sa naganap na digmaan sa Israel at saka sa Palestine o yung Hamas. At siyempre,
ang ating pong titignan diyan kung saan po papunta ang lahat ng 'yan. Ayan. Marami po ang mga nagko-komento at napakarami po ang mga nagbigay ng kanilang mga paliwanag at nagkukumuha sila ng mga history ng Biblia o history ng mga kaganapan noong mga panahon na yon. Ayan, kaya tayo naman sa programang ito, history po ng Biblia ang ating titignan kung saan ba talaga nagmula, ano ba ang pinag-ugatan ng lahat ng iyan, yung pagdigmaan po ng Palestine at ito pong Israelita. At akin na pong pinagpauna, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, marami na po ang nagtatangka na magkaroon po sila ng peace agreement. Lahat ng mga paraan, solusyon sa problema, ginawa na ho nila. Pero ano ho ang nangyari? Wala pa rin. Walay. Titignan ho natin yan mamaya sa Biblia kung ano po ang nakasulat dyan. Aalamin natin kung sino ba yung Palestine na yan. Saan ba siya galing? Dahil tayo naman po, alam naman natin kung saan galing po ang mga Israelita, itong mga Hebreo, ito namang mga Palestine, alamin natin kung saan sila galing. Paano sila nagkaganyan? At paano po ang kanilang, ano po ang kanilang layunin? Bakit nagkaganon? Ano ho? Kasi kung atin po titignan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, eh sabi nga ho natin na tayo ho ay mag-abang-abang palagi. Dahil ang mga balita ho, dapat nakasentro tayo sa Israel, particular dyan sa Jerusalem. Ano man ho ang mga nagaganap dyan, dapat updated tayo. Dapat alam natin. Tulad ho ng aking sinasabi, ang mga kapwa Kristiyano, hindi yan nababahala. Hindi yan nararatel. Hindi yan nagugulumihanan. Hindi yan basta-basta na lang, ganun-ganun na lang ang nararamdaman. Bakit? Kasi nga po, ang mga Kristiyano, lalo na sa programa na ito, eh, alam na ang daloy niyan. Kaya atin lang pong uulitin ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ako po ay nanood sa mga balibalita at mga kung ano-anong mga komento tungkol sa pangyayari, eh kumukuha sila ng mga sitas ano ho sa Biblia, eh nakita ko hindi naman talaga angkop, hindi ibig sabihin hindi talaga nila nahukay ng gusto kung saan ba talaga nagmula yung mga pangyayari na yan. Ayan. Maya-maya ho, atin yung pag-aaralan niya. Ipon-ipon lang tayo, mga kapatid. Ito pong ating programa, mga tinig sa ilang at Bible News for today, ay hindi naman ho tayo napapabayaan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Tulad nga ho nung ano eh, nung mga nakaraan, mga napanood ko, yung ibang pastor, ano, si Congressman Benny Abante ho yata yun. Ayan, magbigay rin siya ng kanyang komento tungkol dyan, pero hindi pa rin nila nahukay ang talagang ugat ng digmaan na yan. Ayan, akin na hong pinagpauna, walang sinuman na maaaring makapagbigay ng kapayapaan dyan sa dalawa na yan. Ayan, bakit ko sinabi yan? Dahil po, ang Diyos ang nagsabi. Nabasa ko sa Biblia, hindi talaga sila magkakasundo dyan. Ayan. Mayroon din po akong binanggit dati na ikaw naman Israel, ikaw naman Hudyo. Boy, nasosobrahan ka naman yata. Eh, kawawa naman yung mga kapwa natin tao na naninirahan dyan sa Gaza. Eh, nasosobrahan ka naman yata. Ito naman mga Palestine, at particular yung mga ang Hamas, eh ganun din, nakasusubrahan din. Kaya lang, ang mga nanggaganap na yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, eh nakasulat kasi sa Biblia yan eh. Hindi maaari
na magkamali ang Panginoon Diyos sa kanyang sinabi. Hindi pwede, dapat yan maganap. Yun nga po sinasabi ko na ang mga kapwa Kristiyano, cool, relax lang. Dahil alam na natin kung ano po ang takbo na yan. Hello! Ayan. Tulad nga po nung sinabi ng ibang mga relihiyon, may nagsasabi na ito na ang hudyat ng malaking kapigatian. Ayan, ito na ang hudyat ng simula ng paghihirap. Ito na ang hudyat ng digmaan. Ayan, ang mga kapwa Kristiyano naman, eh relax na relax lang, hindi apektado. Ayan, relax lang tayo. Dahil wala pa yan. Hindi pa po, wala pa po, dahil kailangan maganap talaga yan. Sinabi na ni Jesus Christ yan eh. Kaya maya-maya ho ha, atin yung pag-aaralan yan. Ako, maraming talata sa Biblia po ito. Kaya, maaari kayong humawak ng ano, ng ballpen at papel. Ha? Maraming talata sa Biblia ito. Kaya, ano lang natin, dahan-dahanin lang natin. Baka ito'y maging topic series na rin eh. Pero ganun pa man, biglain na natin kaagad para mayroon ng idea itong ating mga tagapakinig at ang ating mga taga-subaybay at ang mga kapwa Kristiyano, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na nandiyan po. Sige, siguro pwede na simulan niya, ano ho? Ayan, para tayo ay makarami ng atin hong mga babasahin na talata sa Biblia kung ano po ang nangyari. Ito po ang ating pag-aaralan at ibabalita kung bakit. Ayan, kung bakit hindi matapos-tapos ang digmaan sa pagitan ng Palestine at ng Israel. Ano ang dahilan bakit hindi matapos-tapos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Magbigay muna tayo ng pasakali. Ano ho? Ganito po yun. Papiyaw lang muna ang ating ibibigay. Ganito po kasi, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, marami po ang nagsasabi, marami po ang mga nagbibigay ng komento at binabalikan po nila ang history ng Palestine at ng Israel. At kung atin pong sisimulan sa pinakataas na kaagad, papunta tayo sa pinakamalalim. Ayan. Meron pong naganap na tinatawag na United Nation. Ayan. Kasi ito po ang kahuli-hulihan eh. United Nation. Diyan tayo magsisimula sa pinakahuli. Papunta sa pinakadulun, pinakasimula. Huli at simula. United Nation. Noong 1947, syempre, ay nagkaroon po ng agreement na magkaroon ng dalawang estado. Ayan, ang Palestine at itong Israel. So, nagkaroon po sila ng agreement yan na ibabalik po ang Israel o ang Hudyo sa kanilang sariling lupain. Diyan nga po sa Israel. Ayan, ganun po yon. Nandyan po si Brother Michael Bambitoy, kapwa nating Kristiyano yan. Mag-mesis lamang po ang mga nandyan. Nakikita ko na rin po ang aking mahal na anak, si Bibialin. Ayan. Okay. Andiyan po si Waltz. Nakita ko na rin. Ayan, mga kapwa natin yan Kristiyano ha, at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay. Kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, mga kapatid ha, at mga kapwa Kristiyano, na noong 1947, naibalik sila dyan sa Israel. Particular dyan sa Jerusalem. Dyan po sila nagpalakas. O ngayon, andiyan po, may mga nakatira na ho dyan, mga Palestine. Okay. Sumunod po sa NATO, United Nation. Ito naman pong tinatawag na ano bang imperyo ito na nakalimutan ko. Ayun, nawala na sa ano ko, nawala na sa isipan ko. At ang kasunod niyan, ito pong ano? Ang Arabic Empire, Arabic. Yan, pagkatapos niyan, diyan po na itayo. O ano pala? NATO, ano? Loko na. Tingnan mo na. Ayusin natin. United Nation. Ayan. Ang sinundan ng United Nation, ito pong British Empire. Ayan, British Empire. Ayan, garoon po ng pagbabago.
At ang sinundan po ng British Empire, ito pong itong kahuli, itong pong mamaya maaalala ko rin 'yon. At ang sinundan po nito, itong Arabic. Ayan, ang Arabic po, diyan po naganap ang pagtatayo ng Dome of the Rock. Ayan, yan po yung ano, yan po yung kasaysayan na rurok ng ating mga kababayan, ng mga historian, ng history. Yan lang po ang kanilang naabot, ano ho, na mayroon pong United Nations, sinundan siya ng British Empire. Ayan. Tapos, sinundan po siya nitong hindi ko na matandaan talaga. Tapos, ang kasunod niyan, ang pang-apat, ito pong Arabic na kung saan, dito po itinayo ang Dome of the Rock. Okay? Yan. Alam nyo ba na yung mga ganong pag-aanalisa sa Biblia or sa history? Ayan. Yan po ay mga maninipis pa lang na history. Ayan. Nandiyan po pala si Sister Rosita Rojas. Ayan, may message po siya. Ayan. Sige po. Ayan. Naloko na. God bless you more, Brother Bean, sabi po ni Sister Rosita. Okay. Balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Yan po ay manipis. Ayan, na history. Kung ano po ang nangyari dyan sa kasaysayan ng Israel at Palestine, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, atin pong pag-aaralan sa Biblia kung ano po talaga ang nangyari dyan sa Palestine. Alamin muna natin sa Biblia, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Alamin muna natin sa Biblia kung ano ba yung Israel. Eh, alam na natin yung kung ano ang Israel. Eh, ano ho? Siya po ay nanggaling po sa kay Noe. Nandiyan po si Brother Balong Kalamaan po ng Makati. Kapwa ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, tuloy tayo. Alam na ho natin ang kasaysayan ng Israel. Ay nanggaling po yan sa kay Noe. Na ang anak po niya ay si Shem. Si Shem, si Japhet at saka si Ham. Tatlo po yun eh. Okay? Tapos, nagkaroon po siya ng anak dyan, si Arphaxad. At nagkaroon po ng anak kay Heber. Ano? Kaya Heber, Hebreo. Hebreo, ganyan. Hanggang sa nagkaroon po ng Abraham. Okay? Hanggang sa nagkaroon ng Isaac. Hanggang sa nagkaroon ng Jacob. Hanggang nagkaroon ng Israel. Hanggang nagkaroon ng Moises sa Egypt, hanggang nakarating sila sa lupang pangako, hanggang nagkaroon sila ng hari, hanggang sa dumating si Jesus Christ. Okay? Yan ang kasaysayan ng Israel. Eh ano naman itong Palestine, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Saan naman ito galing? Ayan. Marami ang nagsasabi na ang Palestine ay hanggang doon lang sa manipis na na history. Pero pag uugatin natin ang Palestine po, natatandaan nyo po ba si Goliath? Ayan, meron tayong talatang babasahin maya-maya. Si Goliath po ay tinatawag na Ancient Palestine. Siya po ay isang Filisteo. Kung tawagin, siya po ay Ancient Palestine. Si Goliath. O ngayon, saan ba nanggaling itong Palestine? Para magkaroon tayo ng idea. Israel, okay na tayo doon eh. Etong Palestine, ano ba ito? Saan galing ito? Ang Palestine po, galing pa rin siyempre kay Noe. Kasi tatlo nga po 'yun ang anak ni Noe. Si Shem, si Japhet, saka si Ham. Ayan. O ngayon, itong Palestine, ito po ay nanggaling po kay Noe
Eh kaninong anak, kanino sa mga anak ni Noe? Kay Shem? Kay Shem ba? Kay Japhet at kay Ham? Siya po ay kay Ham. Siya po ay nakabunsong anak ni Noe. Ano ho? Ito po ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano para magkaroon tayo ng idea hanggang sa makapunta tayo doon sa panahon ngayon na naggigera sila doon. Ayan. Ito po ang ating babasahin ha, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Binabasa ko lang po muna ha. Okay. Sa isang talata po ng Genesis, ayan. Sa kapitulo 10. At ang talata po ay 6, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Basahin po natin. Sisimulan natin dito sa aklat po ng Genesis. Ano ho? Alamin natin kung saan galing itong mga Pilisteo o Palestine. Si Goliath po ay ancient Palestine. Sa 10, at ang talata po ay 6. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Ang mga anak na lalaki ni Ham. Ayan, si Ham po, ito po yung bunsong anak ni Noe. Ano ho? Ni Noe. Ito ang kanyang mga anak. Ay sina Kos, Ehipto, Libya at Kanaan. Ayan, yan po yung kanyang mga anak. Ngayon, mga kapatid, ito po ang mga kapwa Kristiyano. Diyan po si Brother Eric Muyco. Ayan, kapwa nating Kristiyano yan. Sa Talisay naman po yan, Negros Occidental. Sige po, welcome po. Ito pong mga anak ni Ham, may mga binabanggit po na mga lugar eh. Itong Kos, Ehipto, Libya at Kanaan. Saan kaya dito si Pilisteo, si Palestine sa apat na ito? Ayan. Eto, babasahin natin dito sa katorse po. Gis 14. Gayun din ng mga taga-Patros, Caslo at Captor na pinagmulan ng mga Pilisteo. Ayan. Kung babasahin natin sa 13, sisimulan natin, si Ehipto, si Egypt, ang ama ng mga taga-Lod, Anam, Rehab at Napto. Gayun din ang mga taga-Patros, Caslo at Captor na pinagmulan ng mga Pilisteo. Ayan. Dito naman po sa isang tsali ng Tagalog, ano ho? Kasi mga lugar po yung binabanggit eh. Sa Genesis po, Gis. Sa Is muna tayo. At ang mga anak ni Cham, si Ham po ito, si Cush, at si Misraim, at si Put, at si Kanaan. Ayan. Ang Egypt po rito, si Misraim kung tawagin. Diyan po galing ang mga Pilisteo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ibig sabihin, mga Egyptian pala sila. Ayan. Ibig sabihin, itong si Goliat, na isang Pilisteo, ancient Palestine, ito pala Egyptian. Anak po ni Ham, apo ni Noe. Mga Egyptian sila. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, basahin natin dito sa isang salin po ng English Bible po ah. Ayan, medyo masyadong mahaba lang mga kapatid ah. Ayan, so ang Pilisteo, sila po ay mga Egyptian. Sila po ay anak o mga kaapu-apuhan na ni Ham na anak po ni Noe. Okay? Okay, ayos na tayo doon. Ayan. Ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano,
Ano po ang kasaysayan ito, nitong Filisteo? Ito pong naging kaganapan, ano po ang dapat nating maintindihan? Sila po'y mga ano pala? Mga Egyptian pala itong mga ito. Galing sila sa mga, sa Egypt. Yan po ang ating binasa sa Biblia. Ayan, si, sikat na sikat yan eh. Si, Goliath, Ancient Palestine. Kung tawagin. Okay. O ngayon, ano po ang dapat nating maintindihan dito mga kapatid at mga kapwa Kristiyan? Inuugat lang natin kung saan talaga ito nang galing. O ngayon, eto na. Tandaan po natin na nagkaroon na po ng Israel. Nagkaroon na po ng pagkatapos po nila Noe. Ayan. At dumating na po ang panahon ni Abraham. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay. Opo. Ayan, wala si Jundi. Wala pa po yata, ano ho, Brother Balong. Okay, dahan-dahanin lang natin ha. Panay po inom ko ng tubig kasi para malagyan po ng nabasa po yung aking lalamunan. O ngayon, dumating na po yung Abraham, ang kaibigan ng Panginoon Diyos. Kukwento ko na lang kasi alam naman natin to eh. Ngayon, si Abraham, naging kaibigan ng Panginoon Diyos. Sige pa, ano po siya, pa... Ayan, tika muna, sandali lang po mga kapatid. May kukunin lang ako. Okay, tuloy tayo. Nagkaroon po ng Abraham, ha? Okay. Dumalaw po ang Panginoon kay Abraham, yung tatlong lalaki. Pinangakuan ang magkakaanak. Tapos, nainip silang dalawang mag-asawa. Ibinigay po ni Sarah ang kanyang alipin. Eto na. Ang kanyang alipin. Na si Hagar. Ayan. Tingnan natin, babasahin natin sa Biblia kung ano po ang kay Hagar naman. Binigay po niya ang kanyang ano eh, ang kanyang alipin kay Abraham para sipingan. Ano ho? Kasi nainip eh. Kung ano po na? Kasi ito po yung daloy talaga eh. Wala tayong magagawa, talagang daloy ng Biblia 'to eh. Ayan. Kaya inuugat lang natin. Ibinigay po na nga ako po ang Panginoon Diyos ng anak kay Abraham at kay Sarah. Inainip naman po yung mag-asawa. Ang ginawa po ni Sarah, binigay niya ang kanyang aliping si Hagar. Ano pong nangyari? O, basahin na sa 16. Hindi magkaanak si Sarai, na asawa ni Abraham. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto. Ayan, sapul na naman uli. Ehipto. Egypt. Kanina, ang binasa natin kanina, puro Ehipto. Si Brother Michael Bambitoy, may sinasabi na naman. Si Ginigundo, may gusto rin ng may alipin, ayaw lang. Ano kaya mangyayari? Ano ho? Eh, ang gusto kasi niyan, literal po na beso-beso. Ay, nako. Tuloy mo tayo, maya-maya ng konti para dire-diretso yung daloy ng ating pinag-aaralan. Ano ho? Meron po siyang, binasa natin sa 16 po ng Genesis, meron palang alipin si Sarah na taga-Ehipto. O, Egypt na naman. Egypt na naman ang involved dito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Alam natin na ito po yung mga lahi ni Ham. Binasa natin kanina sa 10 po, sa is ng Genesis. Hindi magkaanak eh. Eh, binigay niya. O ngayon, ito yung pagbabasa.
Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak na ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Ayan, binigay ni Sarah, ni Sarai ang kanyang aliping si Hagar. Baka sakali magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham at nasinabi ni Sarai. At pinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham na naninirahan sa Kanaan nang ito'y mangyari. Matapos sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito, naloko na. Subalit nagmalaki si Hagar at tinamak nito si Sarai. Ayan, iniinip kasi. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito na sinasabi natin, nakalma lang. Relax, mga kapwa Kristiyano, huwag masyadong mainitin ang ulo. Kalma lang. Ayan. Woo! Ewan. Nainip eh. Eh, nabuntis. Patay. Nadali. Ngayon, ano po dapat nating maintindihan? Sa ating pong binabasa, babasahin natin sa 11, ano? Sa 11 na tayo. Okay, si Jeffrey Abogador Escalera. Aba, na ano ka rito, ah, na naligaw si si Jeffrey. Tinatawag ka ni Waltz. Waltz, nandyan si ano, si Jeffrey. O, basahin sa 11, ah. 16:11 ng Genesis. Di na magtatagal ikay magsisilang Ismael ang sa kanya'y iyong ipangalan. Naku po, eto na ngayon. Magkakaroon po ng anak si Abraham na ang pangalan na Ismael. Ayan. Ismael. Dugo ni Abraham. Ayan po yung na, ano ko, na naririnig ko. Sapagkat dinig ng Panginoon ang iyong karaingan. 12. Aalamin natin ngayon kung sino si Ismael. Ano ang kanyang ano? Ano po ang kanyang magiging ugali? Ano ho? Ano ang ano siya? Ano po ang kanyang magiging kapalaran? Ano ho? Ayan, ni Ismael. O, sa 12, basahin natin ha. Inaalam natin dito mga kapatid ha. Huwag na huwag po kayong mawawala ha. Ang inaalam natin dito, yung digmaan. Doon po sa Israel at saka sa versus sa Palestine. Ayan, nasabi na natin na si Goliath ay siya po ay ancient Palestine. Ayan, mga Pilisteo po yan. Inaalam natin, galing po sila sa Egypt. Ayan, anak po sila o galing sila kay Ham. Nariyan din po si Brother Oscar Vargas. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, si Geoffrey Abogada Escalera. Ayan, kapitbahay ko po yan sa Himamaylan, Negros Occidental. Nandito rin so siya ngayon sa Metro Manila. At paminsan-minsan ay dumadalo sa amin dyan, sa Mandaluyong. Ayan. Okay. Ngayon, ito po ang magiging basbas ng ating mahal na Panginoon Diyos kay Ismael. Sino kaya ito si Ismael na anak ni Abraham kay Hagar na isang Egyptian sa lahi po ni Ham? Egypt po ito, Egypt. Hindi ho tayo nag-iimbento. Binasa natin kanina. Si Misraim po, ibig sabihin Egypt. O, 12. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap. O, eto na ang sinabi po ng anghel ng Panginoon Diyos. Kaya Hagar, tungkol po kay Ismael na magiging anak niya. Ang si Ismael daw ay magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. Naku po, naloko na. Maraming kalaban. Kaaway ng lahat. Hindi makikisama sa mga kaanak. Ganyan pala siya. Ganyan pala ang basbas o ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Ismael. Ayan, marami siyang pamilya Escalera, pa shout out pastor. Ayan, hindi tayo nagpapatawag na pastor. Ha? Tayo po ay tagapagbalita lamang
ng mga magagandang balita na nakasulat sa Biblia. Ayan. Yan pala si Ismael, ganun pala siya. Maraming magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat at di nakikisama sa kakaanak. Ayan. So may idea na tayo kung sino yan, si Ismael. Ayan. Si Ismael po ay siya po ang pinanggalingan ng lahing Muslim, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, maya-maya, mayroon tayong babasahin na talata kung ano ba prueba. Anong proof? O, binasa natin, sample pa lang ito, na si Ismael pala ay magiging mailap. Ayan. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban. Ibig sabihin, walang kabati ito. Kaaway ng lahat, di nakikisama sa mga kaanak. Wala, parang pakalam sa inyo. Parang ganun ba? Ayan, ganyan pala si Ismael. Ganyan ang attitude ng kanyang sinabi ng anghel sa ng Panginoon sa kay Ismael. Ayan. Okay, ano po ang dapat nating maintindihan? Yan, may binabasa lang po ako. Chronological kasi tayo. Kaya akin pong iniingatang mabuti ang binabasa ko. Ano naman po ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Ismael? Eto, sa 17:20 po ng Henesis. Tungkol naman kay Ismael. Ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ah, eto na, nagkakaroon na tayo ng idea. Talaga namang mayayaman ang mga Muslim, di po ba? Talaga mga big time yung mga yan. Okay. O ngayon, ayos na. Si Ismael, anak po ni Abraham. Nanay niya si Hagar. Si Hagar, isang Egyptian. Okay? Babalik tayo ulit sa dulo kay Noe. Ang anak niya, tatlo. Si Shem, si Japhet, si Ham. Ang mga anak ni Ham pala ay kasama dyan si Mizraim na siyang si Egypto. Si Egypto ang pinanggalingan ng mga Pilisteo. Yan, mga Palestine. Kaya si Goliat, Ancient Palestine. Okay. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ayan na. O ngayon, ano po ang dapat nating maintindihan dito sa pangyayari na ito? Eh, naunang naipanganak si Ismael na siyang pinanggalingan po ng mga Muslim. Alam niyo ho ba, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, magbibigay lang tayo muna ng update tungkol po sa Muslim, mga tinatawag na Islam. Ano ho? Alam nyo ba na ang Muslim po ay pito? Pito po ang Muslim, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, para sa ating pong dagdag kaalaman lang. Number one dyan, yung tinatawag na Imam Nazar. Imam Nazar. Na kung ang tawag sa kanila ay Sanis. Yan po ang pinakamarami. 85% to 90% sa buong daigdig sila. Pangalawa, Imam Alvi. Yan. Na ang kanyang pangalan ay Shia. Pangatlo, Imam Christie. Yan. Mayroon siyang katawagan na Baril V. Imam Rasab. Sufi. Ang tawag sa kanya. Imam Dawood. Salafi. Pang-anim, Imam Jonas. Wahapi, Imam Husayaf, yan, Deobandi. Pito po yan. Pero ang mas matindi dyan, itong Imam Nazar, yung Sani, o mga Sanis. Ito pong mga Islam, na mga kapatid nating Islam, mga kapatid natin yung mga yan, mga kapwa tao, yan po yung mga naninirahan dyan sa Gaza. Yan, sila po yan. Therefore, sila po ay nanggaling kay Ham,
sila po ay nanggaling kay Egypt, kay Misraim. Okay? Yan po ang mga Muslim. Pito po silang mga paksyon-paksyon na. Okay? O ngayon, noong nagkaroon na po ng anak, si Abraham at saka si Sarah, at ang pangalan po ng kanilang anak ay si Isaac na. Okay, kukwento ko lang para dire-diretso. Nagkaroon po sila kanilang Isaac na po ha. Okay, ito na. Lumaki po si Isaac at nagkaasawa din po si Isaac. Ang asawa po niya si Rebecca. Okay, okay, ayos na. Noong nagdadalang tao na si Rebecca, ito na po ang dito na magsisimula. Ayan. Nagdadalang tao na po si Rebecca. Merong sinabi ang Diyos. Tandaan po natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, pag sinabi ng Diyos, siguro tiyak yun na matutupad. Ayan. Ayan, okay. Basahin po natin sa Genesis uli. Yan po yung sinasabi natin na ang mga history ng binabasa nila ay mga manipis pa lang na history. Bagamat totoo yung history na yun na manipis, sa atin ho, history ng Biblia kinukuha natin para alam natin kung ano talaga nangyari. Dito po sa Genesis 25 at ang talata po ay 19, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Basa po tayo. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca. Ayan, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca kaya't nanalangin sa Panginoon si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Oh, eto na. Oh. Naglihi na po si Rebecca, asawa po ni Isaac. Doon ang basa sa 22, kambal. Oh, eto na. Kambal ang kanyang dinadala. Ah, kambal pala ang dinadala ni ano ni Rebecca na anak ni na asawa ni Isaac. Sino kaya itong kambal na ito? Ayan, kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulaka na ang dalawa. Ah, ibig sabihin, nagtutulaka na, nag-aaway na. Sa tiyan pa lang. Ayan. Kaya't, nasabi ng ina, si Rebecca, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong sa Panginoon, ah, si Rebecca, na asawa ni Isaac, ah, nagtanong po sa Panginoon Diyos, asking a question, no? Ano po ang tanong niya? Ayan. Ganito naman ang sagot ng Panginoon, ha? Sinagot ka agad siya. Kasi yung nga po yung kambal, nagtutulakan, nag-aaway na. Nag-aaway na sa loob pala ng tiyan. Ganito naman ang sagot ng Panginoon. O, makinig po tayo mabuti, ha? Ito na. Sinabi ng Panginoon Diyos, dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban. Alako, mag-aaway pala ito. Itong kambal na ito. Ayan, sabi po ni Brother Eric Moico, Jacob and Esau. Ayan. O ngayon, ano sabi ng Panginoon? Pag sinabi po ng Panginoon Diyos, dun tayo maniwala kasi tiyak po yun eh. Garantisado yun. Ayan, kaya ako doon ako nag-i-stick lang, hindi ako umaalis eh. Hindi naman ako nagdadagdag, hindi ako nagbabawas. Ayan, dalawang sanggol ang dala pala ni Rebecca at ang dalawang bata na yan, eh larawan pala yan ng dalawang bansa na magiging magkalaban. Pag sinabi po magkalaban, magkaaway po yun. Ayan, magkaaway. Ayan, lumalapit na tayo ng konti ha. Ayan, palapit na ng palapit. Pero hindi pa yan ha, dahil pupunta pa ako sa pinakamalalim. Pinakamalalim pa, doon pa, may pupuntahan pa ako. Kasi salita din po ng Panginoon Diyos yun.
Ayan. Ano po sabi ng Panginoon Diyos? Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Ah, kaya pala nagtutulakan itong dalawang ito, si Esau at si Jacob. Sinabi pala ng Panginoon Diyos na magiging malakas ang mas bata kaysa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ah, yan. Words by words nang sinabi ng Panginoon Diyos. Eh, sa tiyan pa lang pala ni Rebecca, nagtutulakan na sila eh. Ayan. Eh, sabi ni Rebecca, eh, bakit pagkaganito eh? Nangyari sa akin yan. Bakit pa ako mabubuhay? Oh, hindi sinabi ng Panginoon Diyos. Nandyan din po ang ating mga kapatid, no? Kapwa nating Kristiyano, si Brother Manolito Fajardo. Kapwa nating Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Okay. Welcome po, Brother Manolito Fajardo. Ang ating pong pinag-uusapan, bakit po nag-aaway, nagigyera na ang Israel at ang Palestine. Inugat natin ng ating pinag-aaralan kung saan galing ang Israel at kung saan galing ang Palestine. Ang Palestine po, ito po yung palatandaan si Goliath. Siya po yung ancient Palestine, Filisteo, na ang pinanggalingan po niya Egypt, Ehipto. Na si Ehipto po ay anak po ni galing po sila kay Ham, na anak po ni Noe. Ayan. Ehipto, Egypt. Yan, diyan galing ang Filisteo. Ang Kanaan, diyan din po galing kay Ham. Okay. O ngayon, 24. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis, mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Esau. Ah. Si Esau pala talaga ang unang lumabas. Kambal po yun, ha? Okay, Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Ako, naloko na. Sakong. Hawak-hawak ang sakong. Kaya Jacob naman ang tinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Ah, 46 years old na ho. 60 taon. Nung lumabas pala yung dalawa, hawak-hawak ni Jacob ang sakong ni Isaac. Palatandaan yun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na talaga nag-aaway sila sa loob pa lang na sinapupunan ng nanay nila, si Rebecca. Hawak-hawak niyang sakong, ibig sabihin, hinihila niya pabalik kasi gusto niyang siyang mauna. Gusto niyang mauna siyang lumabas, si Jacob. Bakit kaya gustong maunang lumabas ni Jacob? Ay, may idea ba kayo? Ito bang mga pastor na may mga eskwelahan pa, may mga universidad pa sila, ito mga pastor na ang gagaling kuno, ito ba, alam nila ito? Bakit nagtutulakan itong dalawa? Bakit nung lumabas si Isaac, sumunod si Jacob, hawak-hawak pa niya yung sakong? Eh gusto niyang maunang lumabas. Eh anong dahilan? Bakit gustong maunang lumabas ni Jacob kaysa kay Esau? Ano po dahilan? O ito po, sinabi ng Diyos eh, bibig ng Diyos ang lumabas dun eh. Ano sabi ng Panginoon? O, basa. Higit na mas malakas ang bata kaysa sa nauna. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pala si Jacob kaysa kay Esau. Tapos, magiging, ano lang niya to? Magiging alipin niya, maglilingkod lang siya kay Jacob. Abay, bakit naman gustong ni Jacob na siya ang mauna? Alam niyo po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, para sa ating kaalaman lahat, ibinabalita ako po sa inyo, na kapag nauna ho, lumabas si Jacob, lalabas si Isaac po, o si Esau, ang magiging mas bata. Siya ang magiging makapangyarihan. Ganun lang naman kadali yun eh. Eh hindi naman siya nagtagumpay. Si Jacob, hindi siya nagtagumpay. Nauna pa rin si Isaac at siya ang pinakabata. Mas bata si Jacob. Okay? Yan, tandaan po natin yun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Lahat ng mga detalye ng mga sinasabi ng Biblia, dapat niyang binibigyan pansin. Dapat niyang ninanamnam. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ayan, gusto lumabas. Eh, bakit?
Ano meron? Yan. Eh kasi mas makapangyarihan daw yung mas bata. O ngayon, ganito po. Sa Hinesis pa lang, meron ng sinabi ang Panginoon Diyos. O ito na yung sinasabi ko na mas malalim pa. O ito, sa 3 po ng Hinesis. Basahin lang muna natin ito sandali mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At dire-diretso na tayo. Ito po, sa 3 ng Hinesis. At ang talata po ay sa 15 na kaagad para mas maganda. At papag-alitin ko, ikaw at ang babae. At ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ah, may sakong po na binabanggit. Dudurugin po yung sakong. Ang dudurog po ng sakong ng babae, ano ho, ay ang binhi po ni Satanas. Si Satanas po ang tinatawag ang kausap diyan. Ang binibigyan binigyan ng Panginoon ng tawag doon yung sinumpa na ang binhi ni Satanas ang dudurog ng sakong. Pag nadurog na sakong mo, pilay ka na eh. At siyempre, ang babae naman ang dudurog ng ulo ng binhi naman ni Satanas. Yan, medyo ano po eh, mag-fatal po lahat eh. Sakong at ulo. Nandiyan po si Brother Chandler Rodriguez po ng Hong Kong. Kapwa rin po natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, welcome po Brother Chandler Rodriguez. Are you with me? Ayan. Naloko na. Ayan. Ayan, nung lumabas po, dahil ang sinabi ng Panginoon, tsak yun eh, mangyayari yun, na magkakaroon pala ng labanan, away, pag-aalitin. Yung binhi ng babae, at ang babae at si Satanas, ang kanyang binhi, at ang kanyang binhi. Siya ang dudurog ng iyong ulo. Ang babae po dudurog ng ulo ng binhi ni Satanas. At ang binhi naman ni Satanas ang dudurog ng kanyang sakong. Kaya eto na. Nung lumabas po si Isaac, o lumabas po si Esau at si Jacob, hawak-hawak na po ni Jacob ang kang sakong ni Isaac. Ani Esau, ayan. Hawak-hawak na po niya sakong. Eh bakit? Di ba't panggagalingan siya ni Israel? O maya-maya ng konti. O kasi po, sa pangyayari na yan, eh, nakikialam na naman po si Satanas doon. Doon po sa pagdadalang tao o paglilihi ni Rebecca. Kaya, nag-aaway silang dalawang kambal, gustong maunang lumabas ni Jacob para ang magiging mas malakas, lalabas si Esau. Pero hindi po nagtagumpay si Satanas doon. Nauna pa rin lumabas si Esau at si Jacob na nga ang mas bata. At eto na mangyari mga kapatid, kukwento ko na lang uli ha. Eto na. Nung malaki na sila parehas, itong si Esau at saka si Jacob. Ayan. Sa 32 po ah. O mamaya na lang ito babasahin. Lumaki na po parehas, lumaki na po sila parehas. Ano po ang nangyari? Kasi mahaba akong babasahin eh, kukwento ko na lang. Dalawang beses pong dinaya ni Jacob si Esau. Hello. Una diyan ay yung pong ipinagpalit po ang pagiging panganay niya sa pagkain. Kaya nagiging panganay na si Jacob. Okay? Sabi ng Diyos, mas makapangyarihan ang bata. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, makinig ko kayong mabuti ha. Pati ho sa mga nandyan. Ano ho? Ito po eh, hindi nyo ito maririnig sa ibang pastor. Hindi nila alam to eh. Paano nila malalaman to? Ayan. O ngayon, dinaya, ano ho, dinaya doon sa pagkain. O ano na ngayon ang lumabas? Si Jacob na po ang panganay. Okay?
Baliwala lang kay Isaw ang nangyari sa kanya. Hindi niya iniintindi, hindi niya alam na mahalaga yun. O ngayon, ano po yung pangalawa? Ito na ang pagbabasbas. Dahil nagutom po si Isaac, nagpakuha siya ng pagkain. Narinig niya Rebecca na ganito ang mangyayari. O nandaya na naman siya uli, si Jacob. Nagpanggap siyang siya si Isaw. Kaya sa kanya napunta ang basbas. So dalawang beses na siyang nandaya kay Isaw. Okay? O ngayon, ano po ang naging karamdaman? Ano po ang naramdaman ni Isaw? Aba, eh nagagalit na siya. Galit na siya ngayon kay Jacob. At eto na nga, papatayin niya si Jacob. Pagkamatay daw ng kanyang tatay, na si Isaac, eh papatayin naman niya si Jacob. Eh nalaman po nung kanilang nanay na si Rebecca. O eto na ngayon, kinukwento ko na lang ha. Ayan. Kasi, masyadong mahaba. Nung malaman po nung nanay na si Rebecca, ang plano ng kanyang anak na si Isaw, napapatayin si Jacob. Ano po ginawa? Pinapunta po nila si Jacob kay Laban. Si Laban po, kapatid po ito ni Rebecca. Lumalabas na tito niya si Laban. Pupunta po siya sa Mesopotamia. Yung Mesopotamia ho, Iraq sa ating panahon. Pupunta siya ng Iraq. Nandun siya. Okay, punta na siya ron. Pagpunta ni Jacob doon, ganun din po ang nangyari kay Isaw. Ano pong nangyari kay Isaw, mga kapatid? At mga kapwa Kristiyano, eh, basahin nga ho natin. Ayan. Ayan. Isa-isahin ko lang po, ah. Sa 28 po ng Genesis. Ayan si Brother JC Reyes. Good evening. Diyan, sa kainta naman yan. Kapwa natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, Genesis 28. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos baspasan, ay pinagbili na huwag kang mag-asawa ng Kanaan. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lolo Bituel, doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban, sa iyong pag-asaw ay pagpalaing ka ng makapangyarihan Diyos at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Ayan po ang basbas. Ano ho? Sa 6 po, 28:6 ng Genesis, kay Isaw naman tayo. Mekos, mekos. Nalaman ni Isaw na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya ni Isaw na pagkatapos baspasan si Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Ayan, Kanaan po, ano po ito? Anak din po ito ni Ham. Ayan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama at ina at nagpunta nga sa Mesopotamia. Ayan, si Jacob po pumunta ng Mesopotamia. Kasi nga po, may plano na si Isaw na papatayin niya si Jacob. Okay, 28:8 ng Genesis. Nang mabatid ni Isaw na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananea, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael. Anako, naloko na. Malapit-lapit na ho tayo. Doon po sa ating paksa, sa ating po ibabalita. Ayan na, nagpunta po si Jacob sa kanyang tito Laban sa Mesopotamia sa Iraq. Eto namang si Isaw, pumunta naman sa tito din niya, Tito Ismael niya. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, sino ngayon si Ismael? Tulad ng binasa natin kanina, siya po ang pinanggalingan ng lahing Muslim. Siya po ay Ehipto. Siya si Egypt. Ayan. Okay. Ang nanay po niya si Hagar na isang Ehipto. Siya po ay Egyptian. Okay, pumunta siya doon. Eh, ano ginawa niya roon? Tuloy ang basa. Nag-asawa siya ng isa pa
ang pinsan niyang si Mahalat na kapatid ni Nebaiot at anak ni Ismael. Okay, nag-asawa sila parehas, naghiwalay sila ng landas, itong kambal, pumunta si Jacob kay tiyo niya Laban sa Mesopotamia, nagpunta naman si Esau sa tiyo Ismael niya. So ayan na. Galit na si nagagalit na po siya. Nagagalit po si Esau kay Jacob dahil din sa basbas, dahil sa kanyang pandarayang ginawa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, eto na. To cut the story short, ha? Ganyan si BWS, eh. Eto na. Maunlad na maunlad na po ang pamumuhay ng dalawang kamba, ng dalawang magkapatid na kambal na ito. Aba, naisipan na ho ni Jacob na bumalik sa Kanaan. Nandun po ang kapatid niya si Esau. Galit na galit sa kanya yon. Nako, naloko na. Pupunta siya ron. O ngayon, nung pumunta siya ron, ayan, nagplano na siyang pumunta. Ano po ang kasunod ng mga pangyayari, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Dito po sa 33 na. Babalik na po si Jacob from Mesopotamia sa Iraq. Babalik na siya sa Israel, sa Kanaan. Ayan. Kasi tapos na yung mission niya ron, eh. Si Esau po na kanyang kakambal nandun pa. Galit na galit sa kanya yon. O ngayon, anong nangyari? Sa 32 na po tayo ng Genesis. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong niya siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Ayan. O ngayon, makipag-meet na siya sa kanyang kakambal na si Esau. Ba, may nadaanan pala siyang mga hukbo ng mga anghel. Ayan, nadaanan ni Jacob. Ayan. Alam niyo po ba ano ibig naman sabihin nun? Yun ang magbabantay sa kanya. Yun ang magpoprotekta sa kanya. Bakit? Kasi makikipagkita na siya, eh. Kay Esau. Ayan. Basa tayo sa 32:7. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Ayun, makipagkita na siya, eh. Hindi natakot si Jacob at nabahala siya. Kaya pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati ang mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. At nalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako, sinabi po ninyo ako yung bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi niyo ako pababayaan. Ayan, nanalangin siya. Natatakot siya, eh. 11, iligtasin niyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, papatayin niya kami, pati ang mga babae at ang mga bata. Ayan. Okay. Ayan, nababahala si Jacob. Magkikita siya ulit ng kakambal niya si Esau, eh. Ayan. 13, kinabukasan si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Ayan, ibig sabihin, pampalubag loob para hindi siya, yun ni Esau, hindi siya patay ni Esau at pati ang kanyang mga kasama. Magkikita sila uli. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito po yung ugat na ugat ng naglalaban ang Israel at Palestine, ha? Maya-maya ng konti. Nang gabi rin iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Habo ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Ayan, dito tayo. Dito tayo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, naiwan mag-isa si Jacob. Ano po ang nangyari nung nagpaiwan siya? Basa tayo uli. Tuloy. Sa 24. Naiwang mag-isa si Jacob doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Ah, may
may naganap pala na wrestling kay Jacob. May lalaki doon na nakipag-wrestling sa kanya. Hanggang sa magbukang liwayway, yung sumikat na po ang araw, ano ho? Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madaling madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Ah, parang naramdaman pala ng lalaki na hindi siya mananalo kay Jacob, ano ho? Kaya ginamitan po niya ng ano eh, ng ibang style, ano ho? Hinampas siya sa balakang. Ayan. Eh, nagkaroon po ng disalignment yung kanyang balakang ni Jacob. Tuloy ang basa, 26. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Ah, kailangan palang mabitawan na ni Jacob itong lalaki na ito kasi sisikat na ang araw. Ayan, yan po ibig sabihin. Chocolate. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binasbasan. Ah, yun pala gusto ni Jacob. Ayaw niyang bitawan yung lalaki kasi gusto niya basbasan siya. Ayan. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ah, yun ang words na lumabas po sa bibig ng lalaki. Pinalitan po ang kanyang pangalan na Israel. Hindi na raw Jacob, kundi Israel na. Tandaan ho natin, takot na takot po at nangangamba si Jacob na baka siya'y patayin at ang kanyang pamilya at mga kasama at mga hayop ni Esau. Kaya nagpaiwan siya at ito nga ang nangyari. May lalaki siyang nakipangbuno siya sa lalaki. At ang nangyari, pinalitan po nung lalaki ang kanyang pangalan na Israel, hindi na raw Jacob. Ano dahilan? Bakit pinalitan? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito po yung sinasabi natin na hindi naman ito naririnig sa ibang mga pastor eh. Bakit po pinalitan? Ayan. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob. Bakit? Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ayan, tanong! Nakipagbuno daw si Jacob sa Diyos at sa mga tao? Ayan, at ikaw ay nagtagumpay. Ah, ibig sabihin nanalo si Jacob. Nanalo siya. Ayan. Nakipagbuno siya sa Diyos at sa tao at nanalo siya. Tanong! Ito bang wrestling na ito ang pinag-uusapan na nakipagbuno siya sa Diyos at sa tao at nanalo pa siya? Ito ba yun? Ah, yan po yung dapat nating maintindihan. Hindi yun ang ibig sabihin na nakipagbuno si Jacob sa Diyos at sa tao at nanalo pa. Eh saan po natin hahanapin? Ano po yung nakipagbuno? Hindi naman itong wrestling eh. Hindi naman ito yung nakipagbuno siya sa lalaki. Hindi yun. Bakit? Anong preba? Eh, hindi naman siya nanalo sa lalaki. Eh, ang ginawa nga ng lalaki, tinapik nga yung balakang niya eh. Ayan. Saan po siya nakipagbuno sa Diyos? Saan siya nakipagbuno sa Diyos at sa tao at nagtagumpay siya? Ayan. Alam niyo kung saan? Ito po yung dalawang beses na pandaraya niya. Dinaya po niya ni Jacob si Esau doon po sa pagkain. Kaya naging panganay siya. At pangalawa, yung nga pong pagpanggap ni Jacob na siya si Esau. Yan. Nagawa niya yun, nagtagumpay siya roon. Okay. Ayos na, ha? Kasi nagtutulakan silang dalawa sa tiyampalan ng nanay nila kung sinong unang lumabas. O ngayon, nakipagbuno si Jacob. Yung nga po. Nanalo nga siya doon sa naganap na dalawang beses na pandaraya niya. At nagtagumpay siya. Kaya, pinalitan po ang kanyang pangalan na instead Jacob, magiging Israel na. Bakit? Bakit kailangan palitan? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, bago magbukang liwayway. Yan.
Ayan ha, mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano ha. Bago magbukang liwayway, oh, maliwanag na maliwanag, klarado ha, na hindi po yung wrestlingan na naganap sa lalaki at si Jacob ang nakikipagbuno. Hindi po yun. Ang tinutukoy ho doon, yung pandaraya na ginawa ni Jacob sa kay Esau ng 2 beses. Kaya siya nagtagumpay. Nagawa niya yun eh. Nagawa niya, naging panganay na siya at naibasbas nga sa kanya dapat. Ayan. O ngayon, pinalitan po ang kanyang pangalan na instead na Jacob, Israel. Eh bakit? Ano ba? Ano meron? Bako magbukang liwayway. Ganito po yun ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kinakailangan po, mapalitan po ang kanyang pangalan na Jacob na magiging Israel bago magbukang liwayway kasi nga magsasalubong na sila ni Esau. Ang mindset ni Esau, papatayin niya si Jacob. Hello? Yan, papatayin ni Esau si Jacob. Ngayon, bago magbukang liwayway, napalitan ang pangalan niya na Israel. Kaya, nung magkasalubong na, mag-meet na ang dalawang kambal na yan, dalawang magkapatid, Israel na ang pangalan niya. Tanong, nag-away ba sila? Yan ang isipin natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Nag-away ba sila? Anong naganap? Napakahalaga po ng bawat pangyayari sa Biblia na dapat nating maintindihan. Hindi po dapat binabaliwala yun. Hindi dapat patalon-talon ang pagbabasa ng Biblia. Dapat po yung pinag-aaralan mabuti at kinakailangan humingi ng tulong, gabay sa Panginoon Diyos. Bago magbukang liwayway, kinakailangan mapalitan ang pangalan niya. Nagmamadali naman yung lalaki, kaya hindi sa binitawan ni Jacob. Adi, tinapik siya sa balakang. O, ayun, di napalitan ang pangalan niya at nagbukang liwayway. At, Israel na ang pangalan niya. Alam nyo ba, kapag hindi napalitan ang pangalan ni Jacob na Israel at Jacob pa rin at magkikita sila ni Esau, patay siya kay Esau. Papatayin talaga siya. O ngayon, hindi naman po pumayag ang Panginoon Diyos. Kaya, Israel na ang pangalan niya. Kaya, hindi po si Jacob ang kausap ni Esau, kundi si Israel na. Yan po ang dahilan doon. Hello! O ngayon, nung magkita na sila, ano po ang naganap? Nagkaroon ba ng digmaan? Nagkaroon ba ng patayan? Kagaya ngayon na nangyari dyan sa Israel at saka sa Gaza? Ayan. O basa tayo, 33. Ng Henesis pa rin. Ano kaya ang naganap? 33 po ng Henesis. 1-7. Ito po ang ating mababasa. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau. Oh, patay na yari. Ayan, lagot. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan. Ayan, lagot ka ngayon, Jacob. Kaya pinasama niya ang mga bata sa kanikanilang ina. Ay, sila takot pa siya eh. Nasa unahan ang dalawang asawang lingkod at ang kanilang mga anak. Kasunod si Leah at ang kanyang mga anak. At sa hulihan, si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Ah, nagbigay galang si Jacob kay Esau. Oh, ano nangyari? Tuloy ang basa sa 4. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau. Ah, lagot. Tuloy ang basa ulit. Niyakap ng mahigpit at hinagkan. Hello! Kayo dyan ha, sa Israel at Gaza. Magtigil na kayo. Ayan, unti-unti na po yan mga kapatid ha. Ayan, magtigil na kayo. Walang naganap na away, samantalang nagingit-ngit sa galit si Esau
Dahil dalawang beses siyang dinaya ni Jacob. Walang naganap na away. Bakit walang naganap na away? Umiyak pa si ano, oh. Niyakap siya ni ano, ni Jacob. Niyakap siya ni Esau, si Jacob. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau. Niyakap ng mahigpit at hinagkan. Wow! Kambal sila, eh. Nag-iyakan ang magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, tinanong niya kung sino sila. Yan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ng mga bata at yumukod. Sumunod ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kanyang mga bata at sa katapos-tapos ay si Jose at si Rachel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Ano naman ang kawan ng nasalubong ko? Tanong ni Esau. Yun ay ang mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko sa iyo na lang yan. Oh, galing ano? Walang naganap na away. Nagyakapan pa. Ayos ano? Galing ano? Tuloy ang basa. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko sa iyo at iyo na lang yan. Sinabi ni Jacob, hindi. Para sa iyo talaga yung mga yan. Tanggapin mo na kung talagang ako'y pinatatawad mo. Ah, humihingi ng tawad, ano? Pinatatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang Diyos. Oh, ibig sabihin mga kapatid, kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo, laging mabuti ka sa akin ng Diyos, hindi ako ginapos sa anumang bagay at hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin ito ang kanyang kaloob. Ah, eto na. Walang naganap na kaguluhan, patayan, kundi ang naganap, iyakan. Yakapan, ayan, at pagbibigay galang. Ano po ang ibig sabihin nun mga kapatid? Kapayapaan ang naganap. Bakit kapayapaan ang naganap? Dahil pinalitan na ang pangalan ni Jacob, siya na si Israel. Dahil doon magpapatuloy ang mga lahing Israelita. Yan, tandaan ho natin yan ha. Ayos na. Nagamot na ho ng Panginoon Diyos yun. Yung hidwaan ng dalawang magkapatid na yan. O ngayon, Israel na ang pangalan niya. Okay? Kaya tawag yan, Israelita. O kukwento ko na lang uli para hindi na masyado matagal. Israel na tayo. Alam nyo ba, kung ating pong pagpapatuloy na pagbabasa, ha? Ito na po ang mga nangyari. Yan, ano ko lang po, iayos ko lang. Sa 36 po ng Henesis, ano kaya ang naganap? Kasi andyan eh. Mga kapatid at mga kapwa kasi ano na, ayos na eh. Maayos na po yung pagtanggap sa kanya ni Esau kay Israel kasi napalitan yung pangalan niyang Israel. Basa tayo. Sa 36 po ng Henesis, ano pong kaganapan? Ito ang kasaysayan ng lahi niya mula kay Esau na tinatawag ding Edom. Mga Edomites po sila. Ayan. Sa 6, ng ibang bayan, nag-abroad ha, ng ibang bayan si Esau, kasama ang kanyang mga asawa at mga anak, mga tauhan, pati ang mga hayop, at lahat ng ari-arian ay kanyang dinala. Iniwan niya si Jacob sa Kanaan. Ah, nagparaya si Esau, mga kapatid. At mga kapwa Kristiyano, take note, tandaan ho natin ito. Huwag ho tayo mawawala ha. Galit na galit si Esau kay Jacob. Papatayin daw niya ito. Naghiwalay sila ng landas. Pumunta siya sa kanya-kanilang tiyo. Tiyo Ismael at tiyo Laban. Muling nagkita ang dalawang magkapatid na kambal. Nag-iyakan, nagyakapan, walang naganap na away. Dahil Israel na ang kasalubong niya, ang kausap niya. O ngayon, nasa Kanaan din po si Esau. Anong ginawa ni Esau? Nagparaya siya.
nag-abroad. Kasama po ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ano dahilan? Sa 7, iniwan niya si Jacob, si Esau, sa Kanaan. Ah, eto na. Ibig sa ang Kanaan po, tandaan natin ang Kanaan, yan po yung Israel, ha? Israel, lupang pangako po yan, ang Kanaan. Iniwan ni Esau si Jacob sa Kanaan. Bakit niya iniwan? Sapagkat ang lupang ito ay hindi na sapat sa kanila, sa kanilang mga kawan, sa Seir na nirahan si Esau. Ah, eto na. Nag-abroad po si Esau. Iniwan po niya yung ano, yung Kanaan. Pinaubayan na lang niya kay Jacob ang Kanaan. Kasi kay Jacob naman talaga yan. Ang Kanaan. Kay Jacob yan, kay Israel yan. Yan po yung Israel ngayon. Yan yun ngayon yan. Ha, tandaan natin ang ngayon. Yan yan, kanya talaga yan. Kay Esau talaga, kay Jacob talaga yan, kay Israel yan. Yung Israel ngayon. Si Esau naman na naninirahan dyan, nagparaya, pumunta po siya sa Seir. Alam niyo po ba yung ano yung bansang Seir ngayon? Napanood niyo po yung laban ng gilas? Sa finals? Ano po ba yon? Anong bansa yon? Na nakalaban ng gilas Pilipinas sa basketball? Walang iba kundi ang Jordan. Yan po, doon pumunta si Esau. Sa Jordan. Kaya yung mga nakita niyo, mga tao doon, mga kalaban ng Pilipino, na mga players doon, mga Jordanian yon, mga angka ni Esau yon, mga Muslim din yon. Ayan. Sila po yung mga Sani. Sila po yung mga Imam Nasar. Maraming mga Muslim dyan. Sila po yung 85% o 90% ang mga Imam Nasar o Sani. Jordan. Ayan. Diyan pumunta si Esau, diyan siya nagparami. Pinabayaan niya na si Jacob diyan sa Kanaan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hinayaan na lang niya, nagparaya siya. Alam niyo ba kung bakit nagparaya siya? Kasi napalitan na nga po ang pangalan na Israel. Yan po ang dapat nating maintindihan. Walang nakakapagbigay ng balita tungkol sa ganyan, kundi dito sa programa lang na to. Ang dahilan, para hindi siya patay ni Esau, kailangan mapalitan ang kanyang pangalang Jacob. Kasi ang Jacob, mandaraya yon. So, pinalitan siya na Israel. Kaya ang namit ngayon ni Esau, hindi na si Jacob, si Israel na. Kasi andyan yung pangako ng Panginoon Diyos na pararamiin ang Israel. So, nagtagumpay, nagyakapan, nagiyakan, nagbigay galang, at nagpaubaya si Esau. Therefore, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, pinaubaya talaga ni Esau. Tandaan po natin si Esau, nag-asawa po siya doon sa kanyang pinsan na anak din po ni Ismael. Sila po yung mga lahing Muslim. Yan, kay Esau po yan galing. Yung Jordan. Doon po yun. Yan. O ngayon, eto na. Walang naganap na away. Nagparaya. So, naninirahan na dyan si Jacob or si Israel dyan sa bansa niya sa Kanaan. Ayan. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, nung sakupin po ng nung sila po'y sinakop ng Ehipto at pinabalik sila doon sa lupang pangako, marami po silang pinagpapatay doon para makuha lang nila ang lupang pangako, ang Kanaan. Itong mga Israelita na ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang sabi ng Panginoon sa kanila, eh kung kayo hindi magiging matigas ang ulo, aba eh diyan kayo titira. Yan, masagana yung lugar na yan. Diyan kayo maninirahan. Ha? Yan, kung hindi lang matigas ang ulo, huwag kayo sumamba sa Diyos Diyosan. Israel na po ang pangalan, ha? Ikukwento ko na lang uli, kasi alam naman natin na to eh. Basic na lang naman to eh. Ano po nangyari? Sumabit po uli. Ang una, Brother Vince, ang nagaganap ba sa mundo ay nakasulat na? Kaya opo. Ang Biblia po, Sister Rosita Rojas, ang Bible po, ang aklat po na binabasa natin, nandyan na po ang detalye ng earth
nitong magaganap sa mundo. Detalyado na po yan. Kaya lang, kailangan maingat lang sa pagbigay ng interpretasyon, lalong-lalo na po dyan sa Apokalipsis. Ayan, kaya ako po nag-iingat dyan sa Apokalipsis. Talagang hindi ko po yan na talagang inaano yung Apokalipsis. Sa tulong naman po ng awa at awa ng Panginoon Diyos, na intindihan ko naman. Kaya nakasulat na po yun, ayos na yan. Ibig sabihin, kumbaga sa mga engineer, architect, hindi pa po nagagawa yung bahay, meron na sila sa isip nila, gawa na. Ipapatupad na lang. Ganyan din po ang nangyari. Alam na po yan sa Biblia, nakasulat na lahat. Mangyayari na lang. Okay. O, tuloy tayo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, wala na, di ayos na, kapayapaan ang naganap. Kasi Israel na nga ang pangalan niya eh. O ngayon, nakarating na sila sa lupang pangako ang Israel. Okay, sa kanila na yan, lupa na yan. Ayos. Nagkaroon sila ng kaisipan ng Israel ha. Dumami na sila eh. Natupad na sinabi ng Panginoon eh. Dumami na ang Israel. Okay, ayos na. Israel na, ayos na. Naninirahan na sila sa lupang pangako. Ngayon, nagkaroon sila ng kaisipan na magkakaroon daw sila ng hari. Ibinigay naman ng Panginoon Diyos. Pero binigyan sila ng warning na ayaw nyo ba ako maging hari? Gusto nyo maging hari pa yung tao? Huwag kayong ganun ha. Dahil kapag kayo nagkaroon ng hari, ang inyong mga ari-arian, ang inyong mga anak na lalaki, mga babae, eh gagawing alipin niya ng hari. Inyong mga ari-arian, kukumpiskahin yan. Eh, yun ang mangyayari. At nagkaroon sila ng hari, si Haring Saul. Hindi nga nagkamali ang Panginoon. Okay. Okay, sumunod si Haring David. Sumunod si Haring Solomon. Ngayon, nagkaroon ng kaisipan si Haring David na magagawa ng templo. Hindi sa kanya natupad yon. Pagdating ni Haring Solomon, naitayo ang templo. Sabi ng Panginoon, aba, eh, sige, sasama ako sa inyo dyan kung ano yung gusto ninyo. Pero ha, pag kayo ay sumabit sa akin, ako, palalayasin ko kayo dyan. Yan. Palalayasin ko kayo. Aba, ito na ngayon, ang Israel. Tandaan natin, Jacob, Israel. So wala nang Jacob, Israel na. Kaya nung magkita sila ni Esau, kapayapaan po ang naganap. So Israel na ang umiiral. O ngayon, nagkaroon po ng isa unang templo, sabit, si Israel. Naku, naloko na. Ayan, sumabit si Israel. Kaya ang Israel po naging dalawa. Isang Israel, isang Huda. Ayan, nawasak ang Israel. Huda na lang at Benjamin ang natira. Okay? Tapos, eto na, sinakop sila ng Babylonia. Ayan, Greece, Medo-Persia, Grecia, Roman Empire. Naitayo pag nung maan. Diyan ang Roman Empire. Saka naman dumating si Jesus Christ. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, eto na ha, palapit na tayo ng palapit. Binanggit ko na po ang Jesus Christ. Kanina wala. Woo! Ganyan, ganun dapat. Ayan. Ang Israel po, naging dalawa, yung 10 lipi, wala na yon. Huda na lang at Benjamin, yun nga po yung Jerusalem. Okay. Hanggang dumating po ang ating mahal na Panginoong Jesus. Eto na. Ayan na, dumating na si Jesus Christ. Nawasak na po yung unang templo. Nung dumating po si Jesus Christ, buong-buo pa po ang ikalawang templo. Kaya nga dyan ang angaral si Jesus Christ. Ang pinuntahan po ng ating mahal na Panginoong Jesus ang kanyang mga kalahing Hudyo at iba pang mga lahing Israelita. Pero, ang Hudyo na lang po at Benjamin ang talagang dominante dyan sa panahon ni Jesus Christ. Ayan, mga Hudyo at mga ibang mga lahi ni Israel at ni Benjamin. Ayan, Jesus Christ na tayo ha. O ngayon, habang nandito si Jesus Christ sa lupa, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Aba, shortcut ko na lang uli. Ano ho? Hindi naman siya tinanggap ng mga kalahi niyang Hudyo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yun ang nakakalungkot. Sa kabila na ang Israel, ang Jacob ay napaitan ng Israel, kaya naging maayos, at Israel na ang umiiral,
sumasabit pa rin ang Israel. Ibig sabihin nun, mandaraya pa rin, gaya nung Jacob nung una. May makasalanan din, sabit pa rin. Sabit na yung Jacob, pinadala ng Israel, nagkaroon ng kapayapaan, eto pa rin si Israel. Sumasabit pa rin ng sumasabit ng sumasabit ng sumasabit hanggang sa dumating si Jesus Christ. Yan ang last resort nila ng Israel, particular ang mga Hudyo at Benjamin. Si Jesus Christ na ang last resort nila. Kinakailangan silang mabautismuhan sa tubig bilang tanda ng kanilang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Hello! Maraming hindi nakakaintindi mga pastor dyan. Lalong-lalo na yung mga nagpapalublob sa tubig ngayon. Ayan, kayo mga nagpapalublob sa tubig, hindi nyo pa kilala si Jesus Christ. Hello! Yan ang masasabi ko sa inyo. Ayan, kailangan nilang, itong mga Hudyo na ito at mga Benjamin, ibang mga Israelita, kailangan nilang mailublob sa tubig. Kasi sila yung sumabit eh. Tanggal ng kanilang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Last resort nila yan. Pero ano nangyari? Hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Hello! Basa! Ito na ngayon ang sinabi ng Panginoon. Palapit na tayo ng palapit. Dito sa ating pinag-aaralan, digmaan sa Israel at ng Palestine. Basa tayo. Ito na sinabi ni Jesus Christ. Lucas 19:41 hanggang 44. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Nang malapit na siya sa Jerusalem, ito na si Jesus Christ, at natatanaw na niya ang lungsod. Nakita na po ni Jesus Christ na malapit na siya sa Jerusalem. Nakita niya na po ang lungsod, Jerusalem City. Alam niyo ba si Jesus Christ, galing po yan sa bundok ng mga Olibo. Doon po siya tumatambay pagkagabi. Doon din siya tinuro ni Judas. hindi po siya makikita roon kasi bundok nga eh. Bundok ng mga Olibo, doon nagtatago si Jesus Christ at ang mga alagad niya tuwing gabi. Pagka umaga na, saka sila bumabalik sa Jerusalem, kaya ito yon. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan, iniyakan ni Jesus Christ. Ang alin po? Ang Jerusalem City. Bakit? Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Eto palang Jerusalem City na ito, iniyakan ni Jesus Christ. Umiyak si Jesus Christ. Tinangisan po niya. At ang sabi ni Jesus Christ, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Naku po! Kung alam mo lang Israel, Jerusalem, kung ano ang magiging kapayapaan mo. Ayan, kung ano magiging dulot sa iyo ng kapayapaan. Si Jesus Christ yun binabanggit. Siya magbibigay ng kapayapaan. Ayan. O, tuloy ang basa. Ngunit, ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Bulag na sila. Hindi na nila nakikita ang kapayapaan. Lingid na sa iyong paningin. Tuloy ang basa. Ano mangyayari? Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Ayan na, magpakampo na ang mga kaaway niya. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Hello! Ayan ang sinabi ni Jesus Christ. Kung nalalaman mo lang sana Jerusalem City, kung ano ang makapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid na sa iyong paningin. Ayan, papalibutan ka ng mga kaaway mo. Ayan. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Naganap ba yon? Oo, naganap yon. 70 AD naman. Ayan, ginigipit na po ang Jerusalem. Doon po naganap yung kinakain na nila, pinalibutan na sila ng Roman Empire. Winasak po ang Jerusalem. Kaya wala nang templo ngayon. Ayan ang ibig sabihin doon. Wala nang kapayapaan ng Jerusalem noon nung hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Ayan, kaya ano nangyari? Natupad ba ang sinabi ni Jesus Christ na
mawawasak ang Jerusalem? Oo naman. Winasak yun ng Roman Empire 70 AD. Wasak po ang Israel. O ngayon, ano nangyari? Papatayin. Wala na pong makikita dapat mga Hudyo sa Jerusalem. Pinapatay sila. Yan. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Papatayin talaga sila. Nung panahon ng Roman Empire, 70 AD, pinagpapatay sila. Pinalibutan po yung Jerusalem na yan. Kaya, lahat ng mga tao dyan, lahat ng mamamayan, citizen ng Jerusalem, pinatay lahat ng mga Roman Empire. Wanted na sila. Kaya, tiwangwang ang Jerusalem City. Wala ng tao. Walay na, walay. Hello. Walay ng tao. Kasi nga po, last resort na nga ay si Jesus Christ eh. Tinakwil pa nila. Hindi nila inalala ang pagdalaw sa kanila ng Panginoon Diyos. Hindi nila alam, Diyos na yun. Yun na yung Mesiyas. So ano nangyari? Watak-watak, hiwa-hiwalay. Therefore, ang 12 tribes ni Israel sumabit din. Sumabit si Jacob, sumabit din si Israel. Kaya wala nang natitira dyan sa Jerusalem City. Wala na. Tiwangwang na yan sa panahon na yon. Makalipas po ang mga tumatakbo ang mga araw, ang tumatakbo ang mga araw. Tandaan natin, meron pong kambal si Jacob, si Esau, na kung saan nagparaya pumunta sa Jordan. Dahil hindi na sila magkasya doon, pinaubaya na para walang gulo, kapayapaan yung hinahanap. Kaya alam nyo po, ang Muslim, ang tunay na Muslim, ibig sabihin ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kaya yun, ang kapayapaan, umalis. Si Esau at pumunta sa Jordan, sa Seir. O ngayon, sumabit si Jacob, sumabit din si Israel. So ano dapat mangyari? O yan na. Dumating na po ang panahon, tumatakbo ang panahon. Ayan, ano nangyari? Bumalik na si Esau. Kasi tiwangwang. Binalikan ni Esau yan. Yung Israel, particular ang Jerusalem. Hindi ko po sinabing si Esau per se, ha? Yung lahi ni Esau. Ayan. Kaya yung binanggit ko kanina, na United Nations, hindi ko pa rin maaalala yung isa eh. British Empire, o ito yung pangatlo. Ano bang imperyo ito? Hindi ko na matandaan talaga eh. Hindi ko kasi naisulat eh. Ano ba to? Ottoman Empire, ayan na. Ulitin ko rin, naalala ko na eh. Ayan, United Nations. Ayan, 1947. Yan ang bago. Sinundan niya ay itong British Empire. May mga history dyan na nakapaloob sa bawat imperyo. Ang pangatlo, itong Ottoman Empire. Ayan. Pang-apat, ito yung Arabic. Dyan po itinayo ang Dome of the Rock sa Arabic. Arabic Empire. Mga panahon po ng Arabic na sila naman ngayon sumakop niyan. Hello. Yan, dyan po itinayo ang Dome of the Rock. Wala na po mga Hudyo dyan. Wala na po ang Israel, hiwa-hiwalay. Hello. Kasi nga, hindi na sila pwedeng bumalik dyan. Watak-watak na sila. Pinagkalat-kalat na sila ng Panginoon Diyos kasi sumabit nga si Israel eh. Yung Jacob nga, pinalitan ng Israel kasi sumabit yung Jacob. Pinalitan ng Israel. Kaya Israel versus Esau, kapayapaan. Walang naganap na away. Kaya lang itong Israel sumabit uli. Nawala si Israel ang una, isa na lang Israel ang natira, ito si Huda at saka si Benjamin, sumabit din.
Kaya wala ng Israel. Teka muna, Brother Vincent. Binalik sila ng United Nations ah. Itong mga Hudyo na nangalat. Binalik sila sa ng United Nations at nagkaroon dyan ng agreement. O, ito na po yung manipis na history. Nagkaroon ng agreement dyan. Binalik sila kasi wala silang bansa eh. Okay, tandaan po natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi po Diyos ang United Nations. Para siya ang magbalik ng mga Hudyo dyan sa Israel. Hindi sa Diyos. Si Jesus Christ po ang magbabalik dapat dyan. Ano ibig sabihin? Hindi pa rin niloloob ng Panginoon Diyos ang kanilang pagtira dyan. Eh, Brother Vincent, baka sila nananalo sa mga labanan. Merong tumutulong sa kanila. Kaya sila nananalo. Kita mo, takot na nga ang Jordan, ang Lebanon, no? Kasi andun yung Amerika. Tumutulong na sa Israel. Takot na nga ibang bansa kasi andun yung warship ng Amerika. May tumutulong sa kanila. Talagang grabe ang Israel. Hindi kayo mananalo dyan. Pero hindi pa yan kalooban ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang kanilang pagtira dyan. Wala tayong mababasang talata sa Biblia na pinabalik sila. Tandaan ho natin ha, dalawa lang po ang templo. Unang templo, wasak, pinabalik sa pamamagitan ng ibong mandaragit. Yung tinatawag na Medo-Persia, si King Cyrus. Nawasak, itinayo uli ang ikalawang templo, nawasak uli. Wala ka nang mababasa pa uli na pwede magbalik dyan. Kundi ang ibong mandaragit uli, walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi ang United Nations. Kaya sinasabi natin ng mga nakaraan, kayo naman mga Hudyo dyan, oh, huwag nyo naman ganyanin ang mga Palestine. Ayan. Tama po yun, Brother Eric Moico. Mga Western po ang tumutulong sa kanila dyan. Kasi Western din po ang nagbalik sa kanila eh. Ay nako, ganyan po ang daloy ng Biblia patungkol dyan sa Israel. Kaya untouchable yung Israel, hindi kayo dyan manalo-nalo. Darating ang araw, talo yan. Meron dyan ano sa kanya. Ayan. Hindi po Diyos ang United Nations para ibalik sila dyan. Walang nakasulat na propesiya na muli sila makabalik. Walang ganun. Si Jesus Christ lang ang magpagbalik sa kanila dyan at bubuuin sila uli. 12 piraso na uli yun. Bubuuin sila uli ni Jesus Christ. Yung nga po yung 144,000. Hello! O ngayon, Brother Vincent, nananalo ang Israel. Oo, grabe nga eh. Ang galing talaga ng mga weapons nila. Talagang grabe, hindi sila makaano. O tinan nyo, takot na yung mga bansa, gusto na sumali. O baka sige, sali kayo. Nandyan yung Amerika. Ay, nako. Sino ba nagpabalik dyan sa kanila? Mga Western. Yan, sino dito tutulong sa kanila? Western din. Kaya nga natin sinasabi sa programa, kayong mga Hudyo dyan sa Israel, huwag naman kayo masyadong mayabang. Porkit malakas kayo, ginaganyan nyo na lang yung mga Palestine. Tandaan natin, si Jesus Christ, kaaway po ng Panginoon Diyos ang Kanaan. Kasi lahi po yan ng serpent, ang Kanaan. Pero nung dumating po si Jesus Christ, wala na po yun, nalinis na po yun. Ang katunayan, pinagaling nga po niya ang anak ng babae ng Kananeya eh. Wala na dapat, kapayapaan na dapat. Ayan, kaya, huwag naman sana, kita nyo po ngayon ang nangyari. Parehas po sila may mali dyan. Hindi ko po sinasabi na ang Israel ang mga Hudyo lang. Ganun din ang mga Palestine. Itong mali naman ang Palestine, eh gumawa sila mga hukbong ng mga Hamas at nag-arma sila para yun ang magiging kumbaga sa Pilipinas, yun ang armed forces nila, yung Hamas, para magpoprotekta sa kanila. Eh sumusobra din eh.
pinagpapatay din nila ang mga inosente. O ito rin si Israel, ganun din. Hala, banat na lang banat. Eh kawawa po yung mga Palestine, mga bata. Mga kapwa-tao natin yun. Kawawa eh. Oh, wala silang tubig, walang kuryente, walang pagkain. Kawawa naman, mga Pinoy pa doon na nakatira. Kita nyo lang? Hindi ganyan ang naganap kay Esau at naganap kay Jacob na naging Israel. Kapayapaan po ang naging dulot noon. Ayan. Kaya yung dalawa na yan, yung mga Israelita na yan, Israel at Palestine, parehas kayo may mali dyan. Parehas kayo masyadong mataas. Ang sinasabi ko naman, ayon sa Biblia na nabasa natin, yung kapayapaan dapat ang mangibabaw dyan. Bakit? Ayon po sa aklat ng Apokalipsis, Book of Revelation, ano po mangyayari? Walang tutulong sa Israel, kundi ang kanyang kuya na si Esau. Darating ang araw na yan. Ayan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tutulungan ng lahi ni Esau si Jacob na kanyang kakambal at kapatid na mahal niya. Nagyakapan sila, yun ang mga significant noon. Yun ang mga palatandaan noon. Bakit? Si Israel po ay mawawasak din. Sino magwawasak sa kanya? Lakas-lakas niya. Yung tumutulong din sa kanya. Yan ang daloy ng Biblia. Hello! Ngayon, tutulungan siya kanya ni Esau. Ang dati niyang kaaway, ang dati niyang inaaway-away lang niya, yun ang magiging katulong niya. Yan ang lilingap sa kanya dyan. Bakit? Kasi parehas po sila apo ni Abraham. Hello! Kaya, yung mga Hudyo dyan, sa Israel, ako, magkalma-kalma kayo sa inyong ginagawa na yan. Kalma-kalma kayo. Dahil baka parusahan kayo ng Panginoon Diyos. Tandaan ninyo, hindi ang Panginoon Diyos ang naglagay sa inyo dyan, kundi ang United Nation ang naglagay sa inyo dyan. At yun ang tumulong sa inyo. Dapat ang Diyos ang maglagay sa inyo. Para kayo ay mamuhay dyan ng tahimik. Kita niyo po, hindi tahimik. Napapalibutan po siya ng Arab country. Nandiyan po yung Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Turkey. Andiyan po yung Jordan. Andiyan pa si Egypt. Nakapalibot po sa kanya ang mga Muslim, mga Arab country na nakapalibot sa kanya. Napapalibutan siya. Kaya nga na pinagkaloob ng Panginoon diyan, napapalibutan siya. Darating ang araw, 'yan ang magpoprotekta sa kanya. Pero yun, ano nangyayari? Baliktad. Ano po? Sa Book of Revelation, na-reveal na lahat yan. Nabasa na natin yan, na-reveal na. Na ang Israel ay talagang mawawasak yan. At ang wawasak sa kanya, yung dati niyang kakampi. At ang tutulong sa kanya, yung kanyang inaaway. Kaya, wala. Ayan talaga ang daloy po ng kwento ng Biblia, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tika mo na, Brother Vincent, saan mo naman pinagkukuha yan? Yung mga sinasabi mo na yan. Nasa Apokalipsis na po yan. Nasa Book of Revelation na po lahat yan. Lahat ng detalye ng Biblia, nandun na lahat. Wala lang tayong oras para basahin isa-isa, pero nandun na lahat yan. Mababasa yan sa Apokalipsis po, 13, chapter 13. Apokalipsis po, chapter 17. Ayan, chapter 18, nandun din. Ang lahat ng detalye na yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Darating ang araw, yung nakasakay sa kabayong puti, siyang si Satanas. Nakasakay sa kabayong pula, ang bansa na ginamit ni Satanas. Reba, Brother Vincent, kaya ang mga pitong ulo at sampung sungay, mga kaharian yan, mga bansa yan. Nakasakay sa kabayong itim, yan ang Antichrist, yung tao. Yan ang hahawak dyan.
Yan ang dudurog sa kanya. Diyan sa bansang Israel. Nakasakay sa kabayong batik-batik. Yan naman po yung larawan ng bansa na nakapagsalita. Apat po yan. O ngayon, anong kasunod? O panglimang selyo naman. Humihingi ng katarungan. O, magpahinga doon ng konti hanggang sa makumpleto. O, makumpleto na. Binuksan na ika-anim na selyo. Yan ang malaking kapighatian. Sino titirahin dyan? Yung siyempre, yung mga ano, yung mga kaaway ng Diyos. Kasi hindi na siya kaya eh. Matindi na siya eh. Wala na pwedeng tumalo sa kanya kundi si Jesus Christ lang. Hello! Ayan po ang ating ibinalita sa araw na ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na tayo po, mga kapwa Kristiyano, eh kalmang-kalma lang tayo. Relax lang tayo, huwag tayong mataranta, mararatel. Ayan. Tandaan po natin, dapat pag sinabi ng Diyos, check yun, matutupad yun. Sigurado at garantisado. Pag sinabi niya. Tandaan po natin, si Jacob ay nandaya ng 2 beses, kaya pinalitan ang kanyang pangalang Israel, at nagkita sila ng kanyang kakambal na si Esau, walang naganap na digmaan at patayan, kundi yakapan, iyakan, at pagbigay ng galang. Dapat ganon ang significant. O ngayon, Israel ka na. Dumami na si Israel, pinagpala na siya ng Panginoon at ginawang bayan ng Diyos, nasabit uli si Israel. Therefore, Jacob at Israel pareha sumabit. May last, ano sila? May last resort na sila. Pinuntahan sila ni Jesus Christ. Bakit? Bago dumating si Jesus Christ, nauna muna si Juan Bautista para ihanda ang daraanan ng Panginoon. Si Juan Bautista ang magbabautismo sa kanila sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ng pagtalikod sa kanilang kasalanan. Para yan sa mga Hudyo, partikular sa mga Israelita. Sila kasi ang sumabit. Ayan. Kaya kinakailangan nilang mabautismuhan sa tubig. Noong dumating si Jesus Christ, nagpabautismo siya sa tubig sa ilog ng Jordan. Hindi naintindihan ng maraming pastor kung ano ang ibig sabihin. Bakit nagpabautismo si Jesus Christ sa tubig? Ang ibig sabihin nun, pati po ang pagbautismo sa tubig, kinuha na rin ni Jesus Christ. Siya na magbabautismo. Pagdating sa dulo, pinako siya sa krus, inako na rin niya. Kaya dalawa po yun. Yung dalawa na yan, bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo, pagdating sa Epeso, isang bautismo na lang kay Jesus Christ yun. Kaya po sinasabi na mga pastor na naglug-lug-lug sa tubig, hindi nila nakikilala si Jesus Christ. Ang kailangan lang nila, miyembro, para magkaroon sila ng pera. Magkaroon ng donasyon, may maghuhulog doon sa kanilang donation box, sa kanilang mga abuloy, para magkapera yung mga pastor na yan. Gagamitin nila ang pangalan ni Jesus Christ para magkapera. Ayan, kaya ang pera sa mga pastor, simpleng-simple lang. Kita niyo si Pastor Jacob Santos, si BWS. Ayan, marami ng pera. Bakit? Kasi nga po, doon sa kanyang ginawang pangangalakal. Nang alin? Nang salita ng Diyos. Kumukuha siya ng mga miyembro, ilulublog niya sa tubig. Para maging miyembro. Ganun po ang daloy ng Biblia, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya, yung labanan, yung giyera dyan sa Israel at saka sa Palestine, hindi yan matitigil kahit ano pang gawin. Magpapatuloy yan at magpapatuloy hanggang sa marami po ang mamamatay. Ayan, yan po ang dalo yan kasi nasa hula na yan. Maglalabanan talaga yan. Ang sabi ng Panginoon, dalawang bansa ng magkalaban. Esau, Muslim, Jacob, yan po yung mga Israelita. Yan, talagang maglalaban silang dalawa. Okay. Napalitan ang pangalan niyang Israel, nagamot yun. Walang naganap na away.
Pero ang pangalan na ipinit na Israelita, o Israel, sumabit din. Ayan, di laban uli. Ay, nako. Ganun lang po yun. Ayan, laban uli. Ala, ayun, naglalaban sila. And no one can stop the prophecies of God. Hindi matitigil. Ayan. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, sana po ay marami tayong natutunan sa ating pong ibinalita sa gabing ito tungkol po diyan sa labanan ng Israel at ng Palestine. Ang Palestine po, tandaan natin si Goliat, isang Pilisteo, siya po yung ancient Palestine. Sila po ay mga Egyptian, Egypto, na sila po ay mga anak ni Ham at mga apo, kaapu-apuhan ni Noe. Ayan. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po yung ating live broadcast, at kung ipahintulot po ng Panginoon, eh sa Biyernes po uli. Ayan, sana hindi tayo mag-busy. Ayan. At syempre, palagi natin sinasabi, ano ho, na bago ho tayo matulog, eh, alalahanin po natin si Jesus Christ. Yan. At pagka natutulog na po ang ating mga mahal sa buhay, tapikin ho natin at sabihan lang natin na naalala mo na ba si Jesus Christ. Ayan. Pagising sa umaga, ganun uli, alalahanin si Jesus Christ, banggitin po ang kanyang banal na pangalan. Pag sa trabaho, ganun din, dapat laging Jesus Christ. Kasi pag yun ang ginagawa natin, inaalaala natin siya. Nagkakaroon tayo ng pag-alaala sa kanya doon po sa kanyang ginawa sa krus. Doon po sa kanyang ginawa doon sa pagbautismo sa kanya sa tubig at pagbautismo sa kanya sa Espiritu Santo. Ayan. Yan po ang kanyang ginawa na dapat nating alalahanin. Okay. Pahabol lang po ano. Yung palang paksa ni BWS tungkol diyan sa Lagiera. Digmaan dyan sa Israel at Palestine, sa Gaza, eh nauwi po pala sa ano yon, nauwi doon sa rapture at saka sa ano, rapture at saka sa Great Tribulation. Ha? BWS. Ha? Yung mga ka-Bible study mo, alog-alog ang ulo eh. Walang natutunan eh. Bakit? Eh nauwi lang sa ano eh, sa rapture at saka sa Great Tribulation. Eh ang layo. Hindi kasi niya naiintindihan. Ang naiintindihan niya yon. Eh, palpak naman ang kanyang pagkaunawa sa Great Tribulation, sa malaking kapigatian. Ayan, hindi naman niya na maiayos. Paano? Eh, may nakalagay doon na paiikliin. Eh, hindi niya alam na may numero yun eh. Ha? May numero kasi yun eh. Sa Daniel yun, 1,260, 1,290, 1,335. Hindi ko makakalimutan yan. Yung tatlong numero na yan, nandyan po nakapaloob ang malaki, ang kapigatian at ang malaking kapigatian. Ayan. Sige po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po ang ating live broadcast. Hanggang sa sunod na pagkikita, huwag kayong mawala. Paalam!